Let us begin with the chorus of the song, Lord, I lift your name on high. Some of you know the lyrics. Let us sing the song, chorus 1, 2, 3. You came from heaven's word to show the way from the earth to the cross. My death to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name on high. Laki ng biyahe si Lord. Okay. Una, we came from heaven to earth. Grabe ang pag-ibig ng Diyos para sa atin. Dumating niya obligasyon ay padala ka ng butong anak para sa atin. Dahil siya ay pag-ibig, mahal naman niya tayo. Jesus was sent by the Father. He came from heaven to earth. Unang destinasyon. And then, to show the way, pangalawa, from the earth to the cross, his entry. Kaya nga, the celebration of Christmas, it's a miracle, the conception of Jesus, written by the Holy Spirit, born of a virgin Mary. Okay? Pangalawang stasyon, earth to the cross, na dapat tayo mismo magbabayad, our debt to pay, but Jesus, in replacement, for the payment of our sins, we are doomed to death, and the wages of death is the wages of sin is death. Lahat tayo ay patungo doon sa kapahamakan dahil ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit inakot ang lahat ng ating Panginoong Jesus. Nakikita niyo yung pattern mula sa celebration ng Christmas and then going to our common Holy Week. Sa atin naman, we believe that all life, all minutes, all seconds are holy unto the Lord. Hindi lang tayo basta-basta gumabay sa isang yugto, isang linggo. Dahil kay Kristo tayo ginawa niyang banal. Amen? All weeks or all days are holy. From the earth to the cross, my debt to pay. And then pangatlo, from the cross to the grave. You know, the glory of Christianity is the cross and the suffering of Christ, His passion. And then the last, from the grave to the sky. That was mentioned by Lovina and many in the Christian kingdom sa atin, churches, they are celebrating today the Ascension Sunday. From the grave to the sky. Ano ang kahalagahan ng pagka o pag-akyat, we believe that Jesus Christ rose from the grave. He is alive forever and ever. Amen po. Hindi taon-taon namamatay at nabubuhay Panginoon. Commemoration. Again, it's good. We are not against on celebrating that every year. But we believe every moment, Jesus is alive forever and ever. Amen. And then from the grave to the sky. Yan yung paksa. Parte ng pagliligtas ng Panginoong Jesus, pati ng kanyang tinatawag na redemptive work of Jesus Christ is His ascension. Ang importance. Let us open our Bibles to Acts chapter 1, verses 6 to 11. And may I encourage you to please stand for the reading of the Word of God. Tayo pong lahat ay tumayo sa pagbasa ng salita ng Panginoon. Atin pong basahin ito sa Salita ng Tagalog 6-11. Salita po tayo pag matapos. Verse 6, ako po. Nang magkarapit po si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, ikatatag na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? Verse 7, kayo po. Sumagot si Jesus, mga panahon at pagtatapos. Subalit, tatanggap kayo ng kapangyarihan, pagbabasa ito ng Espiritu Santo, at kayo magiging mga saksi ko sa Jerusalem, sa buong Judea at sa Samaria, hanggang sa dulo ng daigdig.
Verse 10, habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y inakyat, may dalawang lalaking nakabuti na lumitaw sa tabi nila. Tayo manalangin. Ama, nagpapasalamat po kami sa kapangyarihan ng iyong salita. Salamat sa kahalagahan, the bodily, literal ascension of Jesus gives us hope, gives us mission, Lord, that the mission of Christ is extended towards His church right now. We are your extension of your hands and feet, that we can preach, proclaim the good news, mabuting balita ng kapayapaan at pag-ibig ng Panginoong Jesus sa mundo. Naway, magbigay sa amin ng buhay, kalakasan, bigay sa amin ng pag-asa sa pangalan ni Jesus. Amen, amen. Tayo mga kapo. What is Ascension Sunday? For 40 days after His resurrection on Easter Sunday, the Bible says that Jesus traveled and preached with His apostles, preparing them for His departure from earth. Jesus Christ is the original Superman. Diba? Pag nasa nakita niya Superman, hop up and away. It's a bird. It's a plane. No, it's Jesus Christ. Yun yung totoo. Nakita niyo yung nature ng kanyang pagliligtas, His entry to the world. Miracle. Virgin birth. At ang kanyang pagbabalik din, miracle din. So, pumasok siya dito sa earth, dito sa mundo, isang supernatural event. At, nung umakyat siya sa langit, another super. So, yung entrance at saka exit ni Kristo, lahat ay supernatural. Yung pag-exit niya po, hindi siya pumunta sa ibang universe. Kakapanood niya lang po yung Dr. Strange. Okay? Iisa lang po kung anong meron tayo ngayong universe, kung anong meron tayong mundo na binigay sa atin, yun po yung realities natin ngayon. Amen? Okay. His end, the nature of His birth was supernatural. The nature of His exit is ascension. Ano yung importance naman ito sa atin bilang mga mananampalataya? Let us not forget this statement for today. Our one point message, let us read together. Jesus' achievement is for our mission's accomplishment. Okay? Jesus' achievement is for our mission accomplishment. Ang lahat ng ginawa ng Panginoong Jesus sa atin, yung kanyang buhay, yung kanyang kamatayan, at kahit yung kanyang huling wika, lahat po iyon para sa ating misyon sa buhay. Nung nag-pivot time kami dito ng Thursday, pinag-usapan yung pangarap. Lahat may pangarap. Pero minsan, walang misyon sa buhay. They have vision, but they don't have mission. Ang Panginoong Jesus, binigyan tayo ng vision. Go to the world, that they will be disciples. Sila'y makakilala sa Panginoong Jesus at they will make a difference sa kanilang personal relasyon sa Panginoon. Sila'y magiging pagpapala. Dadaloy ang kapayapaan at pag-ibig ng Diyos. We are blessed to be a blessing. So, how can we accomplish the mission accomplishment of Jesus? First significance we can see in verses 6 to 7. Tingnan po natin. It signaled the end of His earthly ministry. Yung kanyang pag-akyat sa langit, ito'y senyales na tapos na ang kanyang ministeryo dito sa lupa. So, mission accomplished. At yun, binigyan niya tayo ng atas. Go into the world and make disciples. So, when it signaled the end of His earthly ministries, yung physical na limitasyon ng Panginoong Jesus, na hindi naman siya pwedeng katulad ni Naruto na sobra, pwede siya magdobre-dobre yung mayroong Jesus sa Jerusalem, mayroong Jesus sa Pilipinas, na wala na yun yung limitation na yun.
and He extended that mission to us so that we can be the representative of the Lord Jesus Christ. That's the significance here. But there was a question. May tanong ang kanyang mga alagad. Verse 6 to 7, basahin po natin. Nang magkatipon si Jesus at ang mga alagad, nagtanong sila kay Jesus, Panginoon, italakad na po ba ninyo muli ang kaharian ng Israel? So, parang sa kanila, okay, nabuhay ka naman muli, grabe, marami ka ng followers. Magtatatag na ba tayo muli ngayon ng kingdom? They were thinking again for a political kingdom. Akala nila magtatayo na si Jesus ng bagong bansa, bagong mukha. Kayo ha, ano yung iniisip nyo? Pag ilagay natin yung ating pag-asa doon sa political candidate o candidate o nanalo na, hindi tayo magkakaroon ng agreement. Kaya ang dapat reference point natin parati, si Jesus ang ating leader. He will give us hope, He will give us future. Hindi nakaangkla sa mga temporary dedicated leaders. That's the same question that the apostles and the disciples were saying. They were putting, parang sa kanila, siguro pwede maging cabinet member ni Jesus. Kasi nabuhay na nabuhuli si Jesus, marami nang susunod dito. They were thinking of powers to gain influence and other sordid gain and matters. Mali yung ating konsepto kung ating ilalagay ang ating mga impluensya para abusuhin ang ating mga kapangyarihan. Si Jesus, nang pumunta siya dito sa lupa, ang kanyang nature, ang kanyang pagpunta doon sa taas, the way going to the top is going from the bottom. Anong ginawa ni Jesus? Naglingkod, pinakain ng mga nagugutom, nagpagaling, nagpakasakit sa krus ng Kalbaryo. So, that's the way going to the top. But you can observe right now, in our political circus, what they want power, gusto nila magunahan doon sa tuktok. Diba? So, those frailties, yung mga tao na nagtatanong dito, akala nila political kingdom ang i-set up ni Lord. Nagkamali sila. Ano ang sagot ng Panginoong Jesus? Verse 7, let us read. Sumagot si Jesus, ang mga panahon at pagkakataon ay tinakda ng Ama sa kanyang sariling kapangyarihan. At hindi na kailangan pang malaman ninyo kung kailan yon, the times and the seasons of Chronos and the Kairos, in original translation. Kung ano ang binigay sa inyo ng panahon, yun yung best ng God's will. Kasi minsan nagtatanong tayo, Lord, bakit hindi nangyari sa pagkakataon yun? What God allowed, what we have right now, is the best for us. If you think of the alternatives of another multiverse or another universe, chaos, disorder. Kasi ito lang na meron tayo ngayon, ito yung pamamahala ng Diyos. Kahit tingnan nyo lang yung Metro Manila, we are below sea level. Kung wala yung pagkakalingan ng Diyos sa amin, hindi natin talagang masasabi. So pwede pagkakataon, pwede tayo mawala sa isang hilang. Kahit sa order ng ating universe, itong planeta na pinag-iikutan natin, kung walang pamamahala ng Diyos, pwede tayo magaling ni Thanos. Goodbye. Ubos ang tao. But because there is a God who is taking care of us, you don't have to go deep to the times and the season. Nakita mo, mayroong pangangalaga ang Panginoon. Let us go back to the mission Jesus was given to us. Ano po yung ating punto ngayong maraming ito? Jesus' achievement is for our mission accomplishment. Kung ano po ang achieve ng Panginoong Jesus, yung po ay reference natin na dapat din gawin natin. Imbis may magtatanong sa atin, nalulungkot ako kasi may mga pastor nung panahon ng eleksyon, ano yung sila ng ano, kung sino ang mga political candidates, di ba? Ano yung nila si kompleto, lahat mga Christian churches, ano yung kay Tuan, ganyan.
Diba? Nagkagulo-gulo ng away-away mga church members. We, churches, should remain apolitical. Wala dapat tayong kakampihan, wala dapat tayong kakasagwatan. Kasi kung meron tayong kakampihan o kakasagwatan, mawawala yung boses na binigay sa atin ng Diyos bilang prophetic church. To say, to go, to proclaim the righteousness of God. Kung meron ang ginagawang mali, ang leader nito, kung tayo'y kasabwat, wala na tayong boses. Diba? That's why the church should remain apolitical. Wala akong in-endorso. Naalala nyo? Wala akong in-endorso? Diba? Sinabi ko lang, God first. Wala. Never. Okay? We have learned our mistakes from the past. Churches should remain apolitical. We should go back to the mandate. Jesus' achievement is for our mission accomplishment. Let us major on that major mandate of Christ to go and make disciples. Amen? Amen. Darating pong barangay election. Okay? Wow! Meron na tayong mga preference. We should remain apolitical. Wala tayong kinakampihan kasi kung tayo may kakampihan, baka mamaya magluko yan kahit kaibigan mo, wala ka ng boses, makikinabang ka sa ginagawa niyang kasamaan. So, we as salt and light in the church, in the community, remain apolitical. Kung anong mali, sabihan, kung anong tama, i-praise. That praise we do for that man or one person. But we should stand as a church of the Lord Jesus Christ. The achievement of Christ is our mission, accomplishment. Amen po. Let us not endorse or enforce the political kingdom of men, but let us rather enforce the kingdom of God. Sabi ng Panginoon, let His kingdom come and let His will be done. In the Greek time for them, what happens in upstairs, dun sa kalangitan, merong epekto dito. Pero sa Panginoon, dito pa lang, pwede mangyari kalooban ng Panginoon. Binaligtad ang sistema. Jesus was counter-cultured. Talagang kinapanggal niya yung mga sinasabi noon, kahit yung mga mapang-api at mga mapang-abuso, sinasabi niya, kayo, mga religious leaders, yung templo, ginagawa niyo ng katasan. Mali-mali, dapat ito ay sentro ng panalanginan. So kung tayo ay nalamunan ng sistema, wala na tayong boses, nadadala tayo sistema ng ating kapabaho, mali na rin yung ating ginagawa. We are losing our saltiness. We are losing our privilege to become sons and daughters of the living God. Jesus' achievement is for our mission accomplishment. Amen? That signal when He ascended into heaven, talagang Jesus Christ was the original super. Imagine with me, nandun kayo, makatingan na tapos biglang na wala. Halip, di ba? Si Moses from cloud, mayroong binigay na tablet. Bago umuso mga tablet, mga cloud na yan. Nagaganap na pala nung sa Biblia pala, di ba? And then Jesus, He was hidden in the cloud. And then He was took up. Umakyat si Jesus sa kalangitan, parte ng kanyang pagliligtas, simbolo na ang kanyang ministeryo sa lupa ay tapos na at kanyang ini-extend ngayon sa atin na nakasunod kay Kristo, dapat gawin din yung ating paglilingkod, pamamahal sa kapwa, ang tinig ng kapayapaan, ang boses na sinasabi ng Panginoong Jesus. Pangalawa pong significance, it indicated the beginning of His work as a high priest. Jesus was exalted as King, but He is also our high priest. Right now, at this very moment, Jesus cares for you. Jesus sees your struggles. Yung pinagdadaanan mo ngayon, yung insecurities mo, yung anxiety mo, yung problema mo, yung gusto mong mabago yung lipunan, gusto mong mabago yung mahal sa buhay. Yung lahat ng mga laban mo nakikita ng Panginoong Jesus because it signaled, it indicated when Jesus ascended into heaven, He is now our high priest. Kaya figurative lang na pag sinabi, saan si Jesus? Diba ng mga pastor? Saan si Jesus?
sa puso. Anong tulong natin ngayon? Ano sinasabi ng Biblia? Saan si Jesus? Sa hangin. Kaya when we say Jesus is in our heart, baka sa kanta at emotions at sa lingwahe ng figurative ng buhay. But the Bible teaches that Jesus is in the right hand of the Father. Amen? So Jesus now interceding for you. Jesus is caring for you. His role as a high priest. When the writer of Hebrew wrote down the letters of you, the epistles of you, he was saying, yung orientation sa mga Hudyo, mga Hebreo, lahat ito ay nagkaroon ng kaganapan sa persona at ginawa ni Jesus na taga-Nazaret. Jesus is our high priest. Kung wala man yung sistema dito sa kumpanya o sa ating politika ay palakasan, hindi ka hindi narinig ang boses mo, hindi ka nakakalulog, kailangan pa ng mga kumpadre. Sa ating Panginoong Jesus, when we go to the Father, our mediator is Jesus. And we can enter boldly, anumang oras, anumang panahon, pwede ka makalapit sa trono ng ating Ama dahil kay Jesus. Hindi mo na kailangan kung sino mang kumpadre o anumang kakilala. Kay Kristo, ikaw ay naririnig. Kay Kristo, ikaw ay batid. Your voice are heard. Your emotions are valid. In Christ, you are held and accepted. The last significance. These three are among those things with which I agree in the list of God questions at evangelical. Gusto kong i-download nyo sa inyong mga God questions app. Kung meron kayong mga tanong sa buhay, tanong sa mundong ibabaw nandun. Meron Tagalog, mayroong English. Last is, it sets the pattern for His return and allowed Him to prepare a place for us. So, kanyang muling pagbabalik, yun ay makikita natin. Kung may makita na kayo, oh, it's a bird, it's a bird. Oh, si Kristo na pala yan! Hello, Lord! Welcome back! Diba? Ganun daw yung pattern ng kanyang pagbabalik. And then, the promise in John 14 says, I will go prepare a place for you. And yun po ay napumunto points to the reality of our true home and our security. Kung meron tayo dito ng GSIS, Homeland Security, kung ano, sa Panginoong Jesus, meron pong tunay na kapayapaan at walang hanggang bliss, bliss upon bliss forever and ever in His presence. It set the pattern. Let's read. In verse 9 and 10, pagkasabi nito, si Jesus ay inakyat sa langit habang ang mga alaga ay nakatingin sa kanya at natakpan siya ng ulap. Verse 10, habang sila'y nakatitig sa langit at siya'y inaakyat, may dalawang lalaki na kaputi, which are angels, na lumitaw sa tabi nila. Sabi nila, kayo mga taga-Galilea, bakit kayo nakatayo rito at nakatingin sa langit? Itong si Jesus na umakyat sa langit ay mababalik gaya. The same Jesus. Nakita niyong umakyat ay magbabalik gaya na nakita niyong patakyat niya. It's the same pattern of Christ's return. So, parte ng redemptive pagliligtas ng Panginoon, His birth, His life, His ministry, His death, His resurrection, His ascension, and then His coming back again. Package po yan. So that when you look at the news, there's shooting in Texas, kids were dead. Lord, where is justice? When Jesus comes, He returns, He will put every wrong into right, into His judgment. Kaya meron pong justice sa darating na panahon kay Kristo Jesus. Amen? Let us all stand. Let's read again our message. One point.